po mga kapatid, bago mapanood ang inaabangang TV5 drama series na ang Himala ni Ninyo, isa-isa muna nating kikilalanin ang mga tao sa bukang Liwayway. At ngayong umaga, kasama natin live ang isa sa mga anak ni Lola Mars na si Hershey Isabel Oli. Hello! Good morning! Good morning! Good morning! Nakaganda talaga nito po naman. Happy that you are back working. Sobrang maraming taong nakamiss sa'yo, including us. How did it feel right away, ito meron kang pinaportray na Himala ninyo? I miss acting. Sobra. And I'm just glad to be back. Ito yung, grabe, akala ko talaga dati, parang okay na siguro, ito na yun, tapos na siguro. Pag, yung habang nag-aalaga kami dyan, pag nanonood ka ng TV, parang, I miss mo eh. Alam mo kasi how it works. So happy to be back. What made you say na, okay, ito yung magiging comeback project ko? Well, aside from the story, sobrang light and sobrang fun, happy lang. Yung ganun. It's really, I think parang time ko na rin siguro to come back. Like, the kids are growing na. They're all in school. So may time na talaga to work, to go back. Alam mo, natutuwa ko when I see moms pursuing their dreams. Yes. Even during motherhood. Kasi isa yan sa mga pinaniniwalaan ko talaga na nakakapag-empower sa atin. Mm-hmm. Hindi lang bilang as an individual, but also as a mom. So ito, ang role mo dito sa Himala ni Ninyo, ano? Hershey. Si Hershey. Uh-oh. Anak ni Lola Mars. Parang chocolate. Si Kai is kisses. Ayun! So parang ganun talaga. Sabi namin, baka si Lolo Mars is si Sir Freddie Webb, our dad. Kasi nga Mars. Mars din siya. Di ba? Chocolate. So I think he loves chocolate. So baka ganun siguro yung lolo natin. So ako si Hershey, matandang kapatid ni Kai Cortez, which is the kisses, na lagi kami nag-aaway. Kasi I'm a caring ate, manang, yun yung tawag niya sa akin. Siya naman yung kikay, all over the place. Nako, si Kai talaga. Very Kai. I love her very much. Actually, she's on the way also. I'm sure grabe lang traffic. Pero si Kai din kasi, I would imagine na ang dynamics ninyo, ang ganda. Kasi di ba ikaw rin, parang very demure, very mahimik. Tahimik ako lagi. Si Kai makulit. Pero how does your character relate to Zion? Si Zion, Ninyo naman. He's the parang kapitbahay namin. So, eventually kasi parang sa story, mamimit talaga din namin siya. Tapos magiging part din talaga siya sa buhay din namin sa family ng nila Lolo Mars. And, actually, ito talaga si... Ito na nga! Mapasukin na nga! Halika na, kisses! Halika dito! Ang ganda-ganda naman talaga nitong kapatid kong to eh! Good morning! Let's welcome! Welcome! Ang Barbie! Ang bango-bango naman ito. May gusto ka bang traffic update na ibigay sa mga viewers natin? Huwag saan sila iiwas? Huwag po kayong dumaan sa may Rosario. Kai, we were just talking about you. Siniraan na si Kisses daw ay... Siniraan kita ng bango. Oo, siniraan ka lang. Na kikay daw si Kisses. And coming off of High Street natin, iba naman yun, and I wish mas marami tayong naging eksena, but I always believe kasi na meron at merong timing talaga. This particular project, dahil alam ko busy ka sa distrito nyo, pero eto, you said yes. Yes. Diba? Bakit? Eh kasi, kailangan ko ng pera. Oh, ang ganda ng sagot mo. Yan ang gusto ko sa tao, makatotohanan. Pero kasi din talaga, being a mom, ang hirap maghanap ng show na makaka-relate yung mga anak ko. So, ang ganda kasi na meron makapupulutan ng aral, magandang asal, di ba? Pananampalataya sa Diyos, faith. Totoo. So, ang ganda. Ako talaga, ang galit ako sa magaganda na ang So, tell us more about the show. Ano siya, alam naman ng mga tao na Ninyo Ninya, yung kila Maha before, ito yung prequel noon. So, mas batang version to. So, pagka tinatanong nga nila, asan yung ibang cast? Nandun pa ba si Maha? Hindi kasi, ito na yung mas batang version nila. So, this is around 20
2017. Mga ganon, 2017. Tapos, very ano siya, community-based. Yes. Mga kapitbahay, barrio. So, merong pinaka-patriarch doon, which is Lolo Mars, which is yung tatay namin, si Tito Freddy. So, sa kanya kami nakakakuha ng pangaral, ng mga kwento. Kasi diba nasa kanila yung wisdom, ganyan. Tapos, yun, ang ganda ng conglomeration of characters. Conglomeration. Di mo kaya. Pero masabi ko sa iyo, smart talaga. Conglomeration. Ewan ko nga yung stoplight kasi kanina. Sumabog yung utak ko, girl. Pero ito, nabagit ni Sayo na nakausap natin siya. Nag-enjoy siya maka-interact. Yung mga mas senior nga na cast. Sina Lolo Mars, ganyan. Kayo, for example, kamusta kayo sa set? Senior daw. Ayan o. Excuse me, 1988? Grabe ka. Binubo ko katuloy mo. Hindi. Ako, nasa starstruck pa rin ako hanggang ngayon kay Miss Kay Brosas. Oo, si Ate Kay talaga, iba rin yung star quality nyo. Tsaka yung parang chill-chill lang siya. Pagka-eksena natin, no? Para bang pero pagka-action, parang may switch. Oh my God, show ba to? Parang may free show na napapanood. Tsaka yung professionalism, talagang madadala ka. Parang pag nakatrabaho mo si Dimples, sa totoo lang, sabi ko sinasabi sa kanya, I can't believe araw-araw katrabaho ko. Alam ba, hindi. Ano ba yung birthday ko ba? Birthday ko. Alam nyo, kayo na tayo November pa naman, pero may pa-preview na. Sige na nga, malilibre ako mamaya. Kasi mga kapatid, lagi ko lang gustong sineshare na alam nyo po, kaming mga artista, kasi ang nakikita ninyo ay karakter namin kadalasan. I-share ko lang na itong dalawang ito, nakatrabaho ko na way, way back pa. Eh, ang sarap-sarap sa pakiramdam na you're still doing it. Diba? Na, nandito pa rin kasi kailangan tayo ng industriyang ito na maipakita sa mga kabataan kung ano yung mga tinuro sa atin. Diba? Ng mga, alam mo ba si Kai, pag umaalis yan, nauna siyang mag-pack up, may handwritten letter pa yan. Wow. Hindi na kita na-catch. Oh. Kita tayo next. So, ganun. Teka lang, may tanong ko lang kasi napag-usapan nyo kanina. May difference ba ngayong mga mami na kayo at umaarte kayo? Actually, gusto kong tanongin. Nung nagsisimula kayo. Oo naman, sobra. Nagmamadali na kong buwan. Ngayon, nagmamadali na kong buwan. Dati, saan ba tayo? Saan tayo? Pero mambay. Ano, saan ba maganda to, mambay? Ngayon talaga, alam mo na, next time, tawagan na lang tayo. Para wala na tambay. Hanggat kaya mong umuwi agad sa mga bata. Yun talaga. Ay, yung mga break, hindi na mga jowa kausap, mga anak. Mga anak na, baby boy, kumain na ba? Correct. Dumede na ba? May pinapagalito, do your assignment! Hindi, pero emotionally din, iba yung kurot pagka nanay ka na eh. Diba, pagka humuhugot ka. Kasi iba na yung pinanggagalingan nyo. Pero in terms of patience also, na-extend ba patience or mas nag-shorten? Napra-practice siguro. Napra-practice. Hindi, pero aminin mo, pag nasa work tayo, yun yung parang bakasyon ng nanay. Eh. Yes, pahinga yan. Parang siyang it's a me time, pero at the same time, you're working. Yes. Totoo yan. You think about yourself, what you have to do. Pero how does it feel like working sa isang with someone yang ulit kay Zayo naman? Kamusta ang pakiramdam working with him? Nakakahawa. May sakit napaka-bibo ba siya? Nung mga bata. Akala ko may sakit. Diyan lang ang kakakakan. Akala ko may sakit yung bata. Nakakahawa. Nakakahawa yung energy. The positive vibes. Mataas may energy ni Zayo. Hindi ko lang sinasabing ano siya. Boisterous. Yes! Hindi ko na ang sabi. Hindi ko na ang sabi. Hindi ko na ang sabi. Yung Google natin. Hindi ko naiintindihan yun. Mayroon naman pala kayo sa plane. Hindi ko traffic. Pero kasi, bawat eksena, ginigive pa rin niya. Tsaka, focus yung bagets. Totoo. Focus siya. Alam niya yung dapat niyang gawin. Hindi siya minsan makulit. Hindi. Pero kamusta siya kay Xena? Kasi nag-sample si Zion dito. Talagang iyak siya for 5 seconds. Wow. Napakahusay na bata. Sabi ko kasi sa kanya. Sabi ko sa kanya. Kaya naman pala. Sa Xena ng iyakan, titingin ka lang sa mata ni ate. Talagang maano ka naman. Ang lala namin ni Kai sa ganyan. Nagkakatinginan pa lang. Parang, and I love you so. I think and I love you so, no? Yun ang show natin at the time. Okay, wait. So, Miles. This one is directed by...
Who's your director? Direct talk. So do you enjoy also having that big collaboration? Kasi kumbaga community-based siya. Yes. Hindi magulo? O masayang magulo? Masaya. Masaya, masaya. Noon lang last na nung sa basketball court tayo, di ba, nag-tiktok. Ay, cute! Paingay. Masaya. Kasi maganda yung script talaga. Yes. Kasi lahat ng characters, kahit na sabihin mong hindi kayong main character, meron kang storyline. So si Direk talaga makes it a point na ma-highlight yung bawat character. Nung isang araw nga parang, oh, damihan niyo yung adlib niyo sa part na to para madami yung exposure niyo magkapatid. So talaga lumalabas yung kapulitan. Yes. O extend yung mga 1.5 minutes. Ay, cute! Para mabilang hindi kayo para umabot kami ng 4. Umabot kami 4 minutes. Naloka sila. Nagka-cut na lang meron kapagigirin. Alam mo, yung energy pa lang na nakikita ng mga kapatid natin ngayon, habang ini-interview namin kayo, yan na yung klase ng energy na aabangan namin. So please, Kaya and Isabel, invite everybody for Ang Himala ni Ninyo. Yes, Ang Himala ni Ninyo on September 30 na. On September 30, 11:15 before Eat Bulaga. And sana po abangan nyo, supportahan nyo po. Marami po talaga tong lessons, laughter. It's about a boy who brings light and joy sa barangay namin. And marami talagang lessons ito matutunan. And I hope our show inspires you guys. Yes, at saka I'm sure makaka-relate po ang lahat sa inyo because doon sa aming bayan na Bukang Liwayway ay meron din mga characters na I'm sure nakilala niyo na sa buhay ninyo na makikita niyo sa TV. Kaya kung ako sa inyo, manood na kayo and this is a show na kaya niyo panoorin with your kids, with your lolo, with your lola, with everybody in your family. So it's really a bonding experience. Very nice! Again, maraming salamat Isabel at Kai. Excited na kami lahat mapanood.